guys. Share ko lang sa inyo itong tanim ko na Jujube and or Chinese apple tawag nila dito. So yan, isang metro mahigit ng taas niya mula sa baba sa paso yun sa duli niya. Yan, pakita ko lang sa inyo kasi ang daming bunga nakakatuwa. There. And bukod dun sa bunga, so yan na, hindi pa nahihinog yung bunga niya. Ngayon pa lang siya mahihinog, mamumula siya. So may konting pamumula nang nangyayari sa kanila. Ayan. Pero hindi pa sila nahihinog. Meron na naman mga kasunod. Ayan, nagbubulaklakan na naman, no? So focus natin. Yan. So yung bulaklak na yun, magiging bago na naman na Jujube. Ayan o, nakatuwa. So ilang buwan pa lang sa akin to. I think May ko siya nabili. Gistart pa lang siyang mamulaklak. Nabili ko siya or namulaklak siya nung after ko mabili. Which is nakalimutan ko. So, actually, pangalawang binili ko na yan. Ang una, kauna-una ko nabili is ito. Yan, nakapaso din. Pero ito, hindi pa siya namulaklak kasi nabili ko to maliit lang. Siguro hanggang dito pa lang. So, ito, additional na yan. New growth na yan pati ito. Ito, nabili ko malaki na. Tapos, sakto, magugulang na yung mga dahon niya tsaka sanga. Biglang namulaklak. Ito yan, namunga. So, pakita ko sa inyo kung ano yung tsura nito na nabili ko. Ito, actually, matagal ko nang hinahanap yan. Nakikita ko sa mga pinapanood kong video sa YouTube, meron sila mga tanim nito. Yung si Jake Mays, lagi kong pinapanood dati yung mga video niya. Tapos yung sa Growing Your Greens, mga pinupuntahan niya ng mga gardeners, usually meron yung mga tanim nito. So, na-intrigue ako. Kasi lagi nila sinasabi may medicinal benefits or contents tong prutas na to. Ginagamit siya sa mga medicine sa China. So yun, naghanap ako. Tiyempo naman. Sa wakas, after I think 2 to 3 years nakakita rin ako. So yun. So nakita ko sa inyo kung ano mga benefit sa pagkain ng prutas na to. Sensya na sa trend. So, sana po magustuhan nyo or nagustuhan nyo ang binahagi ko sa inyo. So, ingat po tayong lahat palagi.